Okay, sa punto pong ito, alam mo naman natin yung successful na transition ng Metropolitan Theater sa NCCA. Panoorin po natin ang I Love My Culture. Isang magandang balita para sa mga heritage advocates at Manila old-timers. Ngayong araw ng kalayaan, malugod namin ibinabalita na ang Metro Theater of Manila na napabayaan ng halos 20 years ay handa na para sa restoration and revival. Malaya na ito at may kukupkup na ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Nilagdaan na ng National Commission for Culture and the Arts at Government Service Insurance System ang deed of absolute sale para sa theater sa pamumuno ni GSIS President and General Manager Robert Vergara at NCCA Chair Felipe De Leon Jr. Dumalo din si Secretary Florencio Butch Abad ng Philippine Department of Budget and Management upang saksihan ang nasabing turnover. Ang Met ay itinayo 1930 at dinisenyo ni Juan Arellano. Ito ay itinuturing na isang modern art deco obra. Noong katanyagan ng Met, ito ay tahanan ng all-time favorite theatrical performances, operas, musicals, at zarzuelas. Ayon kay Chair De Leon, ang Met ay isang infrastruktura na nagpapakita sa ating pagkilanlan. Every period of our cultural history, dapat merong naiiwang record. Paipagmamalaki natin yan. The best of every period should be preserved. Because what else will be our source of pride? Alam niyo, noong 1902, dyan ang opera, itong pangalan ng opera. Earlier than that, the first zarzuela was in 1901. Tapos si Rizal, yan ito, nangyari, 1998, saan ang monumento niya, nangyari, how did we become a nation because of the struggles of the Katipunan and Rizal. Yeah, yung mga periods na yan, and especially pre-war period was a glorious period in the heritage of Manila. Nandiyan ang pinakamagagaling ng movie house sa Escolta, remember sa Escolta? Oo. At saka yung Crystal Palace, sayang nawala na yun. Ang ganda-ganda ng Crystal Palace. And yung Skyroom na, ang ngayon nalulunggo tayo na wala yung Skyroom ng Hialay. Oo. And this Metro was the best example of pre-war architecture, 1931 yung period na yun. That was the time that we were starting to Philippinize Western forms. Basically, architectural concept is Western, pero yung mga decor, yung mga motifs doon, we were putting Filipino motifs, and inside we put Amorsolo, no, mga iba pang Filipino paintings. That's also what happened to music. Yung symphony, ginamit na symphony, was invented by the Germans, but then we were already Filipinizing it around 1933. Ginamit tayo ng folk motif, folk song motif doon, mga some native instruments. Ganun din sa painting. Yung Amorsolo, siyempre, Western medium yung easel, yung wall painting is Western, but we were putting Filipino subjects. Even the color of Amorsolo is no longer the same as Juan Luna, di ba? We were really moving from Juan Luna to Fabian de la Rosa to Amorsolo. Unti-unti natin na Filipinize ang Western forms. And so before the war, that was really the period na talagang that was the height of our Filipinization of these Western forms. Kasi even Tolentino was already, look at the Cry of Balintawak, isang monumento sa Caloocan niya, no? Look at how he was able to Filipinize the monumental architecture of Greece and Rome. Ganyan ang period niya. Very, very important yan, period sa ating cultural history. Sayang pag nawala. Ayon sa conservation experts, ang Met ay the only existing building in its scale and integrity in Asia. Ang Met ay malaya na at pag-aari ng mga Filipino at ito ay magiging simbolo ng ating patuloy na heritage conservation movement sa bansa. Alright, ayan. So, very exciting. The Metropolitan Theater. Oo, dyan na tayo manunod ng opera, na mga plays, di ba? Mga international plays, dyan na. Dyan na natin. Tsaka tiyak na talaga lalo pang aangat yung antas ng sining at kultura ng bansa dahil sa The Met. So, congratulations NCCA para sa move na yan. Mm-hmm.